Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading para sa mga air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung messages na magre-resonate para sa'yo. Kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si air sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles dependent sa nangyayari sa'yo. So mga hindi pa nakaka-subscribe, hopefully mag-subscribe kayo sa ating channel. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, shares, lahat ng yan. Ayan, at meron pa tayong ibang channels, please do check it out dyan sa description box. Okay, and dyan po yung mga details para sa ibang channels namin. Okay, so start na po natin ng reading. This is for air sign Gemini, Libra, Aquarius, Timeless Love Reading. Kunin muna natin yung main energy mo. Your main energy is the Three of Pentacles. What's with the Three of Pentacles? Ayan. Temperance po yung lumabas. Clarify pa natin. One more card. Hindi ko to kukunin. Masyadong maraming cards ang lumabas. I only need one card to clarify. Ayan. Bottom of the deck is the Seven of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Ten of Cups ang lumabas dito. For what I can see here, I feel like meron kang bagay or tao, yung ibig sabihin yun, na hinihintay. I feel like you're patiently waiting. And with the Ten of Cups, if you are in a relationship, or yung iba sa inyo pwedeng whether in a relationship ka or single, nakikita natin na hinihintay mo pa rin itong taong to. Okay? And kung ikaw ay in a relationship, possible na ikaw ay nasa relationship na hindi mo gusto, hindi mo feel, might be meron ka pa ring hinahangad, meron ka pa ring hinahanap dun sa taong karelasyon mo. Pero if you're single, nakikita mo na hindi matatapatan ng kung sino man itong hinihintay mo. Okay? Kasi sa nakikita natin talagang ito yung inihintay mo, ito yung inaabangan mo, ito yung gustong makita. This person. Now, sino ba itong person na kakonect mo? Hindi ito magre-resonate sa lahat, guys, ha? The Five of Swords is here. The Queen of Cups. And then one more card for your person. Oh, could be dealing with a long distance connection ang nakikita natin dito. Or pwedeng wala kayong communication itong person ito. I'm sorry to tell you, pero itong person na ito ay currently dealing with someone. There's a third party situation na, or if not third party, possible na itong person mo ay may minamahal pang iba for now, or meron pang kakonect na iba for now. And nakita natin na, with the Five of Swords, I feel like merong kung may problema sa inyo ng person ito or
kung wala kayong relationship at all for now. Ikaw yung sinisisi niya. Parang ang dami niyang maibabato lagi sa'yo. Okay? Ay, these are words na nakikita natin. Na kung sasabihin mo sa kanya ganito, meron siyang ibabalik na ganit na words na magdidiin sa'yo. Okay? I don't feel like may mapapala ka dito sa person na ito. That's what I can see here. And alam mo itong taong to, kilala mo siya. And alam mo, I can see a very narcissist kind of person. Yung gusto niya lagi siya yung tama. And that is one of his or her qualities na kaya ka mahihirapan lalo dito sa person na ito kung makikipag-connect ka pa sa kanya ay dahil doon sa ugali niya na yon. Na gusto niya tama siya, kung ano yung decision niya, yun. You know, and I don't know, but for some of you, you're still waiting for this person na kahit alam mo yung ugali niyang ganon, bakit siya pa rin? Okay, maybe you want a family na kahit walang relationship, basta alam mong magiging masaya ka or magiging masaya yung family na yon. Or you see yourself na gusto mo na magkaroon ng stable na relationship and nakikita mo sa kanya yon kahit paalam mo yung ugali niyang ganon. So, ano yung nasa isipan ng person mo? We do have here the High Priest, the Hermit. If you're dealing with the single person, your person is staying single. Ayan. Pero nakikita natin, yung iba nga, possible na, whether single siya, meron siyang minamahal na iba for now, or may kakonek siyang iba ngayon. And sa nakikita natin, your person is dealing with his or her business. Sarili at negosyo muna ang inaatupag niya, career, ganyan, pagtulong sa ibang tao. A very mature person here, by the way, ha. Pwedeng mas may edad siya sa'yo or medyo mas mature siya mag-isip. And maybe that's one of his or her qualities na nagustuhan mo. Kasi masyado siyang mature. And yung maturity na yon hindi mo makita sa iba. Maybe tinry mo makipag-connect sa iba or you don't see a father figure dun sa mga ibang nakaka-connect mo. But dito lang sa person na ito. Okay? So you want to build a family or maybe to have a child to this person. Okay? I can smell someone eating Mentos. I don't know. It has something to do with eucalyptus. Ha? Nakakamoy ako ng menthol. So this could be your reading. Pwedeng kumakain ka ng candy na may menthol or may ipinahid ka na eucalyptus. So, etong person mo with the moon, Pisces energy, I can see a lot of secrets coming from this person. Dami niya sinisikreto. Yun yung nasa isip niya ngayon eh. Let's know more about the moon. About his or her secrets. Ano ba yun? Anong, tell me more about the moon. We do have here the Three of Wands. What's the Three of Wands? This person wants to have some kind of changes. Gusto niya na pagbabago. Nakakita tayo itong person na ito, may namimiss siya. And maybe yun yung kanyang hometown. Kasi I can see a person na malayo. But there is something doon sa kanyang hometown or sa kanyang pinanggalingan na namimiss niya. Gusto niya ng pagbabago. So, emotions ng person na ito for you. Bottom of the deck is the Eight of Cups.
I don't know why you're thinking about this person. Honestly, hindi ko alam kung bakit mo siya iniisip. Kasi sa nakikita ko, wala naman tayong, you know, I don't feel any connection between the two of you dito sa person ito. Ang emotions kasi niya, nakikita natin whether magbigay ka ng message, magparamdam ka. With the Eight of Cups, hindi ka binibigyan ng pansin itong person ito. Kasi mas nakatingin siya sa opportunity niya regarding sa pera. Or someone is really thinking about someone. Yun ang nakikita nating energy. Meron siyang iniisip na iba pa. And emotions ng person mo, with the King of Swords and the Knight of Pentacles, I don't feel any emotion there. But rather, sinasarado niya yung emotions niya. For you, or yung puso niya, medyo pusong bato nga, kumbaga. And with the Eight of Wands and the Four of Wands, maybe yung iba sa inyo, yung person mo kasi kung makikipag-deal siya, makikipag-connect siya, sa talagang, you know, pang matagalan na, pang relationship na, pang, pang forever ika nga. And maaaring hindi niya nakita sa iyon. Kumbaga, you're part of my past, and dun ka lang sa past ko. That's the energy of your person. And with the Eight of Wands, may kinalaman yun sa way niya na pag-iisip dahil sa mga sinasabi sa kanya ng family niya. Or maybe, hindi yun yung feel niya talaga. I want something na maipapakilala ko sa pamilya ko. That's the energy. And hindi niya nakita sa iyon. So, I'm sorry about that, ha? Pero alam mo yung person mo, kilala mo yung person mo. And yung way niya na pakikipag-interact sa'yo, ganun yung nakikita natin. Hindi na siya interesado. What will be his or her next move? Oo, masyado siya makasarili. Iniisip niya yung sarili niya. And pagdating sa situation ninyong dalawa, I don't feel like yung person mo is going to do something, honestly. Lalo na with the Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. More on stability ang focus ng person mo in the near future, pag-iipon ng pera. Yeah. And with the Six of Pentacles, this is like an advice for you kung magbibigay ka pa ng attention sa person ito, aksayahin mo lang. Kasi, maaaring kung ikaw ay magme-message or what, hindi niya lang rin papansinin yung messages na yun. But rather, sasayangin niya lang yung oras mo, sasayangin niya lang yung panahon mo. So, mas maigi pa na kalimutan mo na lang siya. That's the energy of this person. Yeah? Yeah. Medyo self-entitled siya eh. So, oh, bibigyan mo siya ng attention, but pipiliin niya kung kanino niya ibibigay yung attention niya. So, that's it for now. Thank you for watching. Sana naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Terra, Madam PTV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines. I love you all and bye-bye.